experience mo, pakailang ka doon ni Ate Shine. How was it? Being Hillary for how many months, I admittedly, sa start, sobrang kabado ko. I was, parang tinatanong ko yung sarili ko kung kaya ba. But as we were doing the daily tapings, laking pasasalamat ko lang din sa mga kasama ko sa trabaho, from Direk, Raymond, Direk Dick. Sobrang alaga nila sa yung tulong na binibigay nila is for not just for me but for the whole show, for everybody. Kaya sobrang thankful ako for everyone in this show, from the cast, our veteran actors, Ate Shine, Kuya Epi, Tita Cookie, Miss O, Kuya Guards, kahit saglit lang, sobrang thankful ako because they're really the ones who guided and was a part of Hillary's journey. And especially the three girls, sobrang kapit na kapit ako sa kanila to be able to do Hillary. It was so fun. It's very personal that I was able to play Hillary. And syempre kay Inay Maria, kahit saglit lang din, sobrang laki ng impact niya na binigay. And it was a fun journey na ang hirap pang bitawan, ang hirap pang i-let go kasi sobrang nag-enjoy ako kay Hillary na hindi ko nagagawa sa totoong buhay. Sa totoong buhay kasi ganto-ganto lang ako. Pero kay Hillary, dun ko talaga na ilabas lahat. Though sometimes I would, parang sobrang hard ako sa sarili ko kasi parang pinipigilan ko pang lumabas si Hillary. Pero at the end of the day, kung ano yung lumabas, very grateful na ako dun. After this ba, mas gusto mo na yung ganito, medyo dark, shake. Siyempre, pag na-experience mo na yung ganito, parang there's no going back. Mas ano pa, mas malaki pa yun, mas mataas pa yung level ng gugustuhin mo. So I'm really looking forward to better and darker characters in the future. Kasi from what we saw sa performance, parang hindi siya baguhan sa ganung ano no? Ganong role, anak. So, congratulations. Thank you po. Thank you so much. Okay, Justin, who's next? Ayan, bago natin tawagin si Tito Glenn, si Bonga, for his set of bulat, questions. Bulat-bulatan, Glenn. Oo, babasahin ko muna yung question from Mika Sabio ng Push. Yung question niya for Miss Sunshine na sagot na. So, babasahin ko is for Lois. Ayan. Kasama mo si Ronnie sa project na to. Ano may projects ka pa ba na gustong gawin with him in the future? Alam ko na, Ronnie? Yes. Marami pa po kaming gustong gawin together. Yung Mr. and Mrs. Smith, gusto pong magawa namin yon. Pero ngayon sa serye, siguro mas gusto ko din na magkaiba naman muna para mag kanya-kanyang mag-grow din. Diba? Magkaiba meaning? Pwede kayo mag-separate ano project? Eh, oo, parang kasi man? 7 years na po kayo ano eh, love team. Pero parang, di ba, parang gusto ko rin siya, mag-grow din siya as an actor. Yes, okay. Totoo yan. The question is for Loisa, no? Ronnie, aminin mo na, para malaman nila exactly what gusto mo maging next project mo, Ronnie. Alam ko to eh. Ako, gusto ko talagang mag-action, kaya yung Pira-Piraso parang yun yung naging ano ko eh. Training ko, so... Oh, half of the season, binigyan ka talaga ng mga action scenes, ano? Opo. So, yun. Kaya, if ever man, tama yung sinabi ni Lois, napag-usapan namin yun na pag kami offer sa'yo magandang oportunidad, ako din, gano'n, hindi pwede kang magsaloko. Pwede din akong humiwalay na muna. And, bakit din sa'yo? Pero din lang, ha? Huwag kang sumusubuha, mga behind dapat. Sorry. Nagpapanta na kagad, dapat gano'n, pataan mo kagad. Ayun, pero sobrang thank you po sa Dreamscape dahil gustong-gusto ko talaga yung role na gano'n eh, na ipagsapakan ka, na ipagbaridan ka. So binigay nila sa akin, kaya thank you po. Thank you, Ronnie. Ayun, tawagin na natin si Tito Glenn, si Bonga, ng Showbiz Bonga. The question is for Kanilo Glenn. Sige, can we pass the microphone to Glenn? Tayo-tayo, Glenn, para makakuha ng camera. Para makakuha. Ano? Ayan, hello. Para sa apat na
lead ang babae natin, ang next generation drama actresses. And gaano kalalim yung naging ano, yung naging friendship niyo rito sa Pirapirasong Paraiso? Kasi nako, simulan, mauubos ang oras. Kasi ano eh, yung nakakatuwa na nakikita kayo sa mga post nyo na magkakasama, lumalabas, tapos sa isang interview na sabi niyo pa na gagawa kayo ng group chat na kayong apat na babae. Meron na po. Gusto mong sumali din? Ah, meron na. Para ma-update ako ko. Gaano kalalim yung naging friendship niyo? Nako, let's start with ano, with Elise. Please, na kaano ba kalalim yung group chat niyo ngayon na ano, anong topic niya doon? I think mag-a-agree ang lahat. Kapag may group chat na kayo at na-update yon weekly, ibig sabihin malalim ng sama ninyo. Daily nga eh. Daily nga eh. Yun, yun. Which is misa din. Siyempre. Tsaka sumulat ako, siyempre. Doon nabubuhay. Update. So, update sa daily life namin. Yung parang kahit hindi naman namin ina-ask kung anong... Walang nangangamusta, pero... Parang kayo rin pala kami, no? May sarili group chat kung ano-anong chismisa. So, papakita ko lang sa kanila, nanonood ako ng ganito, nakain sa ng bahay. Screen grab. Parang jowa, magjo-jowa yung update. Mas updated pa nga ang group chat natin kaysa sa mga jowa. Charlie, share. Opo, siguro masabi kong sobrang lalim na ng closeness namin kasi anytime nakakapagtawagan kami. Yung parang anytime na tawagan mo siya, yan si Elise, sasagot sila kahit magaling araw. Or kahit hindi sasagot, mag-message agad kinabukasan na, sorry, tayo nakatulog na ako, mga ganyan. So, yung ganong boundaries, kumbaga hindi na kami nahihiya na ganon. Or tanongin, nasaan kayo? Tapos yung mag-update nga kami sa group, ganyan. At saka, yung kahit hindi natutuloy minsan yung plano namin, walang nagtatapo. Parang understood na sa amin na, okay, kailangan niya ng time for others. Pupunta tayo. Yung mga ganun. So, yun. Okay. So, no. Yun, nasabi kong malalim kasi umabot na kami na yung lahat kaya namin sabihin sa isa't isa. Yung no filter talaga. Kasi di ba hindi mo kaya sabihin yun sa mga hindi mo naman ganun ka-close. Tama na. Kahit yung mga love problems, you know. Mga ganyan. Parang wala na si Lois. Yung mga advice. Ano? Yung masakit man, pero yun ang totoo. Di ba? Kaya mong sabihin ng gano'n. Alexa. Actually, may tinanong po ako kanina. Sabi, ano daw yung pirasong nabuo sa akin for last year or this year? Tapos sabi ko sila, hala, ano ba? yun po, sabi ko, may pinost ako before na video namin. Sabi ko, sila yung parang pinaka-best gift na nakuha ko for last year. And yung parang greatest takeaway ko din dito. So, yun yung pirasong nabuo sa akin, yung friendship namin. And sobrang galing nila kasi na-break nila agad-agad yung lahat ng walls ko. Actually, so, can you share na, Alexa? Sa tagal kitang kilala, never ka nag-share yung maraming personal sa buhay mo. Ngayon lang kita nakita na naka-develop ng friendship kasi you're into school, yes. Other private matters mo. Ngayon ka lang naramdaman kita sa social media na nagkaroon ka talaga ng friends. True. Nabarkada, ano? Yeah, as an introvert na sobrang bahay lang ang buhay, ganyan, Call of Duty yun. So, ang galing kasi they understand that. And because they understand that, they know na si Alexa kailangan niya ng me time, tapos andito lang kami to support, so the best. Cheers to friendship. For keeps. Yeah, for keeps lang. For keeps, yeah. My next question is for Gardo. Ayan, Gardo, sabi mo kanina, ano, hindi ka nagkaroon ng masasayang moments dun sa on-cam dito, kasama yung mga anak mo and si Elise. Pero, ano yung reaction mo na tuwan-tuwa yung mga netizens dun sa mga ina-upload mo at saka dun sa mga video clips nyo na magkakasama? Yun yung mga masasaya. Pero like, hindi naman din totally walang masaya eh. Kumbaga, siguro mas nakakarami lang yung mga kumbaga, makababag damdamin ng mga eksena. Kahit short lang yung nakasama mo sila, ano yung masasabi mo sa bawat isa sa kanila? Yun, pag nakakahalubilo ko sila na may mga chismisan, yun, na-enjoy ko yun. Kasi like, parang pag hindi mo sila kasama, wala eh, parang wala kang walang balitang, like ako personally. Then like parang pag napaupo ka sa kanila, ah, ganun pala yun, ganun pala, ah, si ano, ganun pala yun.
Sige, salamat, pinagkatiwala niyo yan sa akin. Sabi ko, oo, tatay na tatay talaga. Ramdam na ramdam ko yung pagkatatay ko sa inyo. As actresses, ano sila? Sila, and wag naman sa ikalalaki na ulo nila, pero mga sensitive sila. Kasi, sa tanda ko na rin, kumbaga siyempre marami na rin ako na-encounter. Yung iba parang sobrang tagal, iba yung pag sinabing like kunwari, kung actors view, ang tagal, parang di ba, ano na yan, anong petsa na. Sila, halos parang walang ganun eh, basta ni-ready at ni-read at ni-rehearse, yun na, salang na kagad. So, like para sa akin, maganda kasi fresh yung ano eh, di ba? And then like parang pag tinake na ni Direk, nandun na. And isa pa pala na ipagpapasalamat ko kay Direk kasi parang pagbalik ko dito, kumbaga in sync yung dun sa ano namin eh, kumbaga same frequency. So natutuwa ako kasi like para sa akin malaking bagay yung alam ng director kung ano yung gusto niyang mangyari. Ang hirap kasi kapain para sa isang artista na yung may pinapaati sa'yo tapos hindi mo mag-gets dahil hindi mo alam kung ano yung gusto niya. Diba? So pero ito like, thank you so much talaga, Direk. Kumbaya, lagi ko sinasabi nga. Kasi, pag maliwanag sa kapitan or sa nagtitimon ng isang diba, ship, maliwanag din may papasa sa'yo. And then, maliwanag ko rin may deliver ko sakali. So, isa yun sa pinagpapasalamat ko kasi malaking bagay yun para sa isang artista. Para sa akin personally yun, na malaking tulong yun. Alright. Congratulations. Yes. And congrats sa mga, ano, sa mga bagets. And sana, patuloy niyo akong pagkatiwalaan. Thank you. Thank you, pitch ka na nga. Thank you. Thank you, Glenn. Justin, magpapatuloy ako. Gusto ko nang marinig ang reaction.